isang kikotkohan ito. Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Nang maipanhin ni Jesus ng mga Pariseo, ang ginawa ni Pilato ay ipinatanaw siya sa mga tao. Ang wikay, Ecce Homo, narito at inyong tingnan, ito'y taong malumanay, kaawa-awa ang lagay. Ito po ay sa pangalaga ni Lahitinir at Inang Reynardo Faustino at pamilya. Maraming salamat po. Tapos ang matagal na pagtatalo, lubok-lok si Pilato sa siliang nakatalaga. Nagpakuha ng tubig, naghinaw at hinika. Wala akong pananagutan sa pagkamatay ng taong ito. Bahala kayo. Ito po ay sa pangalaga na Ginoong Dilabiyak at Ina Claudia Yabot at Pagilya. Maraming salamat po. Para tayo masakop at ang buong San Simoko. Siya ang nagpakahirap, nagpagapos, nagpasikas, ang kapatiyang hamak at bumuhat ng krus na mabigat. Ito ang hirap na tiniis ni Kristo ang tuong maligid. Ito po ay sa pangalaga nila Dr. Felipe Rustian at pamilya. Maraming salamat po. Karo, Karo bilang 81, ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina. Nakasalubong ni Jesus ang inang Mariyang iniiro. Ang mga matay lumuluha, ang puso ay nagdurdo, na handang akuin at halinhan sa pagbuhat ng krus, mabuhay lamang si Jesus. Ito po ay sa pangangalaga ng architect at ginang Videncio Rodriguez. Maraming salamat po. Hindi nga magkasalan, magkanyang tungkulin bilang maliligtas. Ito po ay sa pangangalaga ng Pamilya Bernales. Maraming salamat po. Karo bilang 72, ang pagpapako kay Jesus sa krus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin nila ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Pinagtibay naman at pinalagay ni Pilato ang sakdal laban sa kanya. Ito ang hari ng mga Hudyo. Ito po sa pangalaga Inagina, Cristina Tagle at Manana. Maraming salamat po. Okay.
araw ang feelings sa natuwang tatlo. Pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Matapos masipsip ni Jesus ang maasim na alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Dito po ay sa pangalagat ng pamilya at may tayo. Maraming salamat po. Karo bilang 78. Ang pagsubat ni Longinos sa tagiliran ni Jesus. Sa pagdating ng mga kawal at makitang patay na si Jesus, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, inunos ng subat ng isa sa mga kawal na nagnangalang Longinos ang tagiliran ni Jesus, at ilang dumaloy ang dugo at tubig. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, "Walang makabali isa man sa kanyang mga buto." At sinabi naman ng isang bahagi ng kasulatan, "Pagmamasdan nila ang kanilang inulos." Ito po ay sa pangalaga ni Ginoong Romeo at Ninang Amelita Buenaventura at pamilya. Maraming salamat po.